Paborito ni Goygoy yung saging. Yung mga ibo natin dito, bigyan natin ng pagkain. Dito mga kaprobinsya, oh. Ay, may ina kayo nahulog. Ang liliit pa. Yan, oh. Hindi pa kompleto yung balahibo niya. Yan o, nyalik namin doon pagka mamatay pag andito siya sa labas. May bagong ina kayo, kakababa pa lang, dalawa. Sana mabuhay sila. Parang may sugat sa ulo. May patay din dito sa ating African Labrador, o. Tinuka mga kaprobinsya. Kawawa. Yan o, inakay din to. Buhay pa to kahapon, nakita ko na sa ilalim. Bakit kaya, no? Ano kaya ang dahilan? Inakay to. May tatlo dito inakay, oh. May dalawa. Pero sayang yung isa. Mukhang dito galing yung inakay na tinuka mga kaprobinsya. Kasi dito may laman to dati. Dito, oh. Ay. Oh. Sayang sana yung inakay kasi mamahalin yung ibo na yan. Pinakamura yung 1,000 bawat isa sa kaila. Tapos dalawa yung namatay. Yung medyo mahal, sila po yung masilan alagaan. Pero yung parakits na mura lang, napakabilis na dumami. Katulad din sa ating zebra. Mumurahin lang yan, napakabilis din nilang dumami. Yan po yung ating mga Jersey Giant na manok, oh. Tapos yung tubig lang mga kaprobinsya, palagi namin nilagyan ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Yan. Yan po, napaka-healthy po sa ating mga manok dito. Dahil yan sa ating vitamins na ginamit, yung King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Napakagandang gamitin yung King's Beta Plus sa ating mga alaga manok, baka, kambing, kalabaw, pwede. Rabbit, pwede. Sa mga baboy natin, pwede. Probin antiseptic po natin yan.
Yan po ang ginamit natin sa ating mga alagang baboy na naibinta na natin kahapon. Mataba po yung mga manok natin. At yung kulungan nila, kailangan na natin itong ilipat para makakain naman sila ng mga damo. Yan po yung mga manok natin. Sisiyo pa. Naubos yung mga manok natin sa mga nakaraang pista. At yung mga ginya natin mga kaprobinsyo, tingnan nyo po. Napakabilis lang lumaki. Yan. May nahalong pabo. Napakaingay na kaya sa ating area dito pag lumaki na sila lahat. Hello. Parang kailan lang tayo dito naglagay ng ginya? Or ginny fowl? Pero ngayon, oh, mga malalaki na sila. Dalawa yung kakaibang kulay sa ating ginya. Oh. May kulay puti sa pakpak. Yan. Tapos yung pabo, parang ginya din. Yan, oh. Parang siyang ginya pero pabo yan. Yan. Napaka-healthy po sa ating mga sisiyo ng ginya. Dahil po yan sa vitamins na ginamit natin. Yung tubig nila, palagi po natin hinaluan ng vitamins na King's Beta Plus Animal Food Supplement. At makikita naman natin yung mga sisiyo natin ng ginya. Napaka-healthy po nila. At napakabilis ng lumaki. Nahuya pa yung mga ginya natin. Gingala. Hindi ko po ma-imagine mga kaprobinsya pag lumaki na sila dito sa ating area. Kahit ganito lang, karami. Gano'n na kaya kaingay. Yung mga nanay nila, oh, napakaingay nga. At hindi namin alam kung may nag-itlog na ba sa ating mga ginya ngayon dyan. Kasi doon sila sa masukal na area nag-itlog. Gano? Napakaingay nila. At yung ating mga sisiyo ng manok dito, oh. Ayan, oh. Walang tigil sa pagdami yung mga sisiyo natin dito. Yung mga pato,
Malaki na? Yan po ang ating mga pato. Dito, gansa. Yan. Ito mga kapulinsya, maganda sana itong pakawalan. Ang problema, pumunta to sa may sapa. Musubay sa sapa ba? Hanggang nawala. Dati po, nasubukan namin na pinakawala namin dito. Na walang batot. Dinala na ng aming mga kapitbahay. Sinauli dito kasi ano na sa dulo. Sa may sapa. Kasi mahilig silang maglaro sa sapa. Mahilig silang maligo. Pakawalan ko sana yung ating gansa. Tapos lagyan lang dito ng tubig para may maliguan sila. Ang problema, may mga sisyo tayo dito. Pag yung sisyo makapunta sa tubig, hindi na makalabas, mamatay. So, hindi muna natin sila galawin dyan. Hayaan muna natin sila sa loob. Saka natin sila pakawalan dun sa kabilang bakod pag sigurado tayo na malaki na sila. Ang may chance na pwede natin pakawalan, ito po yung ating mga papo. Dito lang natin pakawalan kasi hindi pa masyadong malaki. Hindi pwede pa ganito pakalaki tapos ihalo natin dun sa may bakod. Ang mangyayari po sa kanila, mamatay lang kasi hindi kakain. Napakan sila. Ilipat na natin sila doon pag nasa husong laki na. Para masanay sila sa labas ba? Tapos may dalawang ginya dito. Pakawalan natin to. Napakaila po. Ayaw ko huli o. Ito po. Ito yung itsura nila. Pwede na itong pagkawalan. Ang gagawin namin mga kaprovinsya, lagyan namin ng palatandaan. Lagyan ng ligban ba? Ito po. Ito lang yung gamit natin. Sinilas lang. Para malalaman namin kung alin yung matanda ba. Alin yung breeder natin. Para pag magkatay tayo, sigurado tayo na mapili natin yung medyo murang edad pa lang. Yan. Napakailap. Yung mga maliliit dyan, hindi pa yan pwedeng pakawalan. Next month siguro yan. Yun po ang marami. Sa ngayon, ito lang muna ang dalawa. Simula na siyang maingay. Yung kalabaw natin na si Jane, mukhang hindi siya nabuntis. Pero hindi pa natin siya ibinta kahit hindi siya nabuntis. Siya yung taga-araro dito sa amin. Yan. Hindi siya namayat mga kaprobinsya kahit kakaunti lang yung mga napyo na ibinigay namin sa kanya kasi malakas siyang kumain ng cupramil. Ayan. Yan po ang maganda sa mga kalabaw na kumain ng cupramil or feeds. Hindi tayo mamroblema ng husto pag wala ng mga damo. At yung mga bupalo natin dito na babae, andun lang, si Paloma at si Paula. Pinakawalan na namin na silang dalawa dyan sa tanim natin ng mga napier. Pagalagala lang sila dyan. Ang problema, si Paloma sanay na sanay sa area na malaki. Kahit saan saan lang siya magpunta, sinama niya si Paula. Sa mga baguhan dyan, yung pangalan po sa ating dalawang kalabaw dito na babae na palo, si Paloma at si Paula. Si Paloma yung galing sa Layawan or sa Pasto,
At si Paula naman yung galing doon sa Panyabunan. Dito po sa amin mga kaprobinsya, may hindi po nakakaintindi kung ano ang sistema dito sa aming pag-alaga ng hayop. Nung nagbinta tayo ng kalabaw, may nagsabi po na nagbinta ng kalabaw, tapos bumili naman ng kalabaw. Yan po ang sistema dito sa amin. Bibili kami ng maliit na kalabaw, tapos pag lumaki na, ibinta na namin. Sa tingin namin na kikita na kami sa kalabaw na nabili namin. Para rolling, at saka may extra tayo na pangbili ng feeds. So pag magbinta kami ng malaking baka, pag kulang tayo sa baka, ang mangyari po, bibili naman tayo ng maliit na baka. Katulad nung nagbinta kami ng kalabaw doon sa Dawes, noong nakita namin yung kalabaw na to at nagustuhan namin, binili din namin kasi maliit pa siya. At yung kalabaw na naibinta namin doon sa Dawes, kumita kami noon ng mga 13,000. So naghati kami sa nag-alaga kasi pinalagaan lang natin yung kalabaw na yon. Yun po ang sistema namin dito, bibili ng maliit, palakihin, tsaka ibinta. I-check natin yung kanyang busal. Tingnan niyo po, gumana na yung katawan ni Paula. Kasi pinakawala lang siya namin dito. Malaya siya makakain doon sa mga napier natin na tanim. Kung saan pumunta si Paloma, andun din si Paula. Yan o. Sa mga nakakita po nang binili natin yung kalabaw na to, hindi po ganyan ang katawan niya. Napakapayat pa niya na una niyang dating dito. Kumain pa siya ng mga tuyong dahon ng tubo. Noong una, paglapitan natin siya, parang balisang-balisa siya. Parang takot siya sa atin. Yan o. Kailangan natin siya sanayin. Simasimasin palagi. Ito po yung kalabaw namin na lalaki na palo. Dati po itim na itim yung kulay niya dati dito nung una niya dating. Pero ngayon, nagbago din yung kulay niya. So sa ngayon hindi pa siya marunong mag-araro. Pero sa sunod na linggo, turuan namin siya na maghila ng karosa. At saka pag masanay na sa karosa, araro na naman. Baka mapasunod namin siya. Sa ngayon po mga kaprobinsya, medyo mahal yung kalabaw na marunong na mag-araro doon sa stockyard. Yun po ang hinahanap nila sa ngayon, yung kalabaw na marunong na mag-araro. Kasi doon sa ibang lugar, may ulan na. At gamit na gamit po nila yung mga kalabaw na marunong mag-araro. Yung isa nating kalabaw dito, hindi rin siya nabuntis mga kaprobinsya. So sayang yung paghintay natin sa kanya. Sayang yung mga ilang buwan. Si Kara. Yan po. At napagpasyahan po namin na ibinta siya. At bibili lang kami ng maliit. Sigurado naman kami na kikita na tayo sa kanya. Yan. Nung una pa lang anak niya dito, si Jiko, kumita na tayo kay Jiko pa lang. Nakabawi na tayo kay Jiko pa lang. Pero ngayon, hindi naman siya nabuntis at hindi naman pwede pag hayaan namin siya dito. Kasi hindi naman siya lumaki. Yung katawan niya, ganyan na. Hindi na yan lumaki. So malulugi tayo pag palagi natin siyang alagaan dito. Yan po ang sistema namin dito. Mag-alaga ng mga maliliit na baka o kalabaw. Tapos pag malaki na, ibinta na namin.
So huwag po kayong magtaka kung bakit kami magbinta ng kalabaw tapos bibili naman. Yan po ang pakay namin sa pagbili ng kalabaw. Bibili ng maliit para pag lumaki na, pag sa tingin namin na may kita na kami, ibinta na namin. Katulad kay Kara, sa tingin namin na hindi siya buntis, so paghayaan natin siya dito, wala tayong kita sa kanya. Pag mamalagi pa siya dito na ilang taon pa, kasi hindi na siya lumaki, ganyan na talaga yung katawan niya. Isang beses lang siya nakaanak dito sa atin. Yung kapitbahay namin dito na halos sabay niyang mga anak, may bago na namang anak. Pero siya wala pa. Kaya na-disappoint kami sa kanya. Okay lang sana pag nabuntis siya. So pag may binta natin siya, yung isa natin kalabaw na si Palo, i-master po natin siya sa hilaan, sa hakutan dito, at saka sa pag-araro. Kasi siya po yung lalaki. Kung nabuntis lang sana si Kara, hindi tayo makapag-decide na ibinta siya. O pag matuloy yung pagbinta namin sa kanya bukas, last din na po ni Kara dito sa ating area ngayon. Mamaalam na po siya. Sa ngayon, medyo maganda yung presyo doon sa Dawes pa sa malaki. Lalo na pag marunong mag-araro. So sa mga hindi po nakakaintindi sa aming trabaho dito, kung bakit kami nagbinta ng kalabaw, tapos bumili ng kalabaw, yan po ang sistema namin. Bibili ng maliit, tapos pag lumaki na, ibinta naman. Tapos bibili naman ng maliit. Para rolling ba? Hindi naman pwede pag kahit malaki na, alagaan pa rin natin. Pwede siya alagaan pa rin natin pag nanganak, or gamit natin sa pag-araro. Kahit malaki na, pwede natin hindi ibinta. Pero yan po ang normal na ginagawa sa mga taga-probinsya or na nasa bundok. Pag lumaki na yung kalabaw, ibinta yung malaki, tapos bibili ng maliit. Tapos yung maliit naman yung palakihin. At yun naman ang itrain sa pagtrabaho. Yung mga baboy natin, oh, sa mga hindi nagpanood sa una natin mga video, yung baboy natin na anim dito na ibinta na natin, wala nang laman, oh, tahimik na, wala nang nag-ingay. At yung natira dito, yung ating tatlo, yan, tatlo na lang yung natira. So maghintay tayo dito sa loob ng mga 2 buwan mula ngayon, pwede natin siyang ibinta. Noong una po mga kaprobinsya, nang umuwi ako dito galing sa Irewan, galing sa Festa, wala po kong pake na ibinta yung mga baboy natin. Nang nakita ko po na medyo malaki na, sinubukan lang namin na kiluhin, timbangin yung baboy natin na isa. Yung pinakamaliit, nang tinimbang namin, umabot siya ng 77 kilos. Tapos may mga malalaki, so sabi ko po, next week kailangan natin silang i-dispose. Baka mag-oversize sila or mumagsak ng gusto yung presyo ng baboy. Yung bumili sa ating baboy, galing po sa Mabinay. Doon daw sa Bakpulod yung bagsak sa kailang maboy. So nanghihingi ako ng number sa kanya para pag ready na po ibinta yung baboy natin na tatlo, pwede natin ibinta agad. Tumawag na tayo sa kanila. Maganda sana mga kaprobinsya,
pag nag-dispose tayo ng baboy ngayon, tapos may mga beak naman tayo dito. Pero ganoon naman talaga, hindi natin ma-perfect lahat yung pag-alaga natin ng baboy. Kasi pag nabuntis pa yung baboy natin doon na isa, ngayon may beak na tayo. Napakasaya na sana sa ating pakiramdam. Habang nagbinta tayo, tapos may pinalaki na. Pero dandahan lang. Anyway, may sunod pa man. At saka may dalawa pa tayo dumalaga. Estimate ko po sa ating dumalaga dito, mukhang nasa 7 months na sila. Hintayin natin ulit na maglandi sila para pagkasahan natin next month siguro. Or ipa-EI lang. Pero ang problema dito sa atin, walang hybrid na baboy na barako. Subukan lang natin na bibili ng semen doon sa bakulod pag maglandi sila. May mga hybrid doon na semen na ibinibinta. I-try lang natin. Pag hindi sila mabuntis, tsaka natin pakasahan ng barako. May barako naman tayo dito, oh. Pero mukhang hindi pa to pwede. Sa tingin ko po, nasa mga 5 buwan pa to. Pero pag siya yung gamitin natin, siguro hindi siya makaabot sa ating dalawang dumalaga. Maliit pa siya. May tali na siya sa liig. Yung kapitbahay namin dito, gusto na sana niyang magpakasa sa ating baboy. Pero sabi ko po, bata pa yan. Dito po sa amin, yung share sa... Juan, ano yung kinain mo? Kinain yung alambre, oh. Dito sa amin, pag magkakasa yung barako natin, may share po tayo. Yung may-ari sa barako. Isang biit po yung share. Bata pa itong mga kaprobinsya. I-control natin yung pagkain niya. Tahop at saka finish yung pagkain natin sa kanya para hindi siya tumaba ng gusto. Baka pag tumaba, hindi niya maging aggressive sa mga baboy. O hindi niya kayang buhatin yung katawan niya. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung ulam namin, oh. Bihon na may baboy. May kunting sabaw. Yan. Ay saging pa kami dito, hindi pa naubos. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. May kandang siya, oh. Paborito po yun yung biho mo sa yan ba ang biho ulag bigin nung kapag kanon doon kaya biho naging puro mo ha ayun po ha ah kondisyon na lang kay Kapri pinigo to balik sa kibigan biho naging kulang diyo pre. Agwala, ito na yung ganit-condition tayo. Manara po. Kain lang pagkato, Jo. Tapos ka plal. Okay, hat. Ay, nululam niyo muna yan. Kita lang ang niluan niyo, eh. Ay, muna itong nanagpanawag si parin nato ni Jombong FM noon, si RR. Kaya wala na si partner nag-inom. Okay. Mag manawagan ko, ani. Pagkain, nanguna ka siya tulog niyo, pre. Ikaw, pre. Inuminuman, pre. Tangkap aja lah, tahu lah. Bila aku tuh siapa yang tidak ada suka, cuma kembali dah toh. Buat siapa yang kiri, toh ini ni tangan. Ya, ini tak kristal. Dua orang kait tengah kiri, kait yang ujung punya dah itu.
Ega ulag ka lang huda abya po. Agaw kami kam. Isang kumain lang pa inang naon. Sabi ko kaya mura. Gubay na rin doon sa nagbuntod ko po yun. Pagpong po yung baka. Sambok yun. Magani kayo na mauyuan nga na rin yun. Alam mo na ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprovinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga sana viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprovinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, Kings Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte, Panamox Couplet, Intenso Plus, Intenso Premium, Worms Logo, and Kings Beta Pet. Shoutout kay Pablito Acero from Vancouver, Canada. Shoutout kay Freddy, watching from Houston. Shoutout kay Rogelio Paras, watching from Long Beach, California. Shoutout kay John Ocampo, from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout kay Sindo Sambilay, from Dubai. Shoutout kay Ronald Cabanag, from Jeddah. Shoutout kay Virgie Estrella, from Canada. Shoutout kay Norman Puleke. Shoutout kay Atimalo Hilario from Altabas, Aklan. Happy birthday kay Avelino Tan. Birthday niya May 21. Watching from Riyadh, KSA. Shoutout kay Bonifacio Biduya from Edmonton, Alberta, Canada. Shoutout kay Danilo Dimitrio. Shoutout kay Richard from Tuguegarao City, Cagayan Valley. At sa mga hindi ko po na shoutout, shout out na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.